Good day, kapadyaker! So, pupunta tayo ng Laur. Samahan niyo ako! Woohoo! Grabe, guys! Nabudol ko ang sarili ko. Kasi si Waze, dito ako dinaan. Yung ruta niya, mas maikli. Kasi pag dito, hindi ko kakalain. Ganito pala kalsada. Oh my gosh, pero bawi ka naman lang sa tanawin. Kasi ito sa kabila, patag na patag doon dahil cementado dito. Pero grabe. Grabe. Ay, tumakas guys. Nakawa ng patag. Grabe na budol ako ng Santa Rosa Road na tayo. Ang tayo, ang pinaganda dito. Puro patag. Tanda mga taga na ba dito. Alok ito dito. Okay guys. Napakabang patag. Sa Santa Rosa. Port Magsaysay, diretso yung Laur. Pero tingnan nyo. Ang habang patag. At matatanong mo pa kung gaano kahaba pa yung papadyakin mo. So yun na nga guys, dire-diretso lang yan. Patag pero minsan may false flat na mga hanggang 3% gradient. At habang binabaybay ko yan, na-enjoy ko naman yung magandang tanawin. At yan na nga guys, narating na natin yung Arco. Papasok ng kampo ng Fort Magsaysay. Kaya kung minsan habang dumadaan ka dyan, may makakasabay ka mga vehicles ng army. At dyan sa part naman na yan, dyan matatanaw mo yung bulubunduking part ng Laur, Nueva Ecija. Dyan tayo pupunta later on. At dito naman sa part na to, pagpasok na pagpasok mo, may maikling lusong pero tanaw mo na yung mga aahunin mo. Kasi dyan makikita mo even the vehicles dumiliko na. At after naman ng part na yan, dun mo na makikita yung intersection kung saan kumakain, tumatambay yung mga siklista or minsan parang dun sila nagre-replenish. Merong mga konting makukunat na ahon kasi may nag-reflect sa akin dyan ng mga 9% gradient. At dyan yun, yung sa kanan, yung sinasabi ko. Yan mismo yung intersection na kung saan tumatambay ang mga siklista. At dyan, syempre, medyo pagod na ako, wala akong kinain. So, kailangan ko mag-replenish. So, I need a power bar. Dumaan tayo dito kay Aling Tess Store para bumili, syempre, ano pa ba? Some power bar like Big Bang, Cloud 9. Yan yung mga local na may pwede mo mabili dyan. Pero syempre, mas masarap pa rin kung Fit Bar, di ba? Kasi nasubukan na namin yun. Talagang replenished ka. Okay guys, iwan natin yung water bottle natin. Kaya ito, tubig. Tapos syempre, alam natin may ahon doon sa dulo. Bago tumakit sa tanawan. So we're ready guys. Woo! So dyan sa part na yan guys, ginagaya ko si Shinkai dun sa Yomamushi pedal. Kung napanood niyo yun, siya yung laging kumakain habang kumakarera. Woohoo! So guys, mula dito, pagdating mo na intersection na yan, ito na yung ahon. Okay. So guys, dito, kayo na bahala humusga kung gaano katerik yan. Kasi tingnan nyo, even trucks going down, lalo na yung mga may mabibigat na karga, bumabagal sila. Kasi delikado rin kung masyadong matuloy at mabigat yung karga, dadaos-dos. At ito naman, umaahon naman yung truck, mabagal din yan. Imagine, takbo ko lang dyan, mga nasa 4 and 5 kilometers per hour. At ang gradient na nagre-reflect dyan, nag-average from 11, 12 hanggang 16%. Pero nung tinignan ko yung Strava ko, mayroon mga 18% na nag-reflect hanggang 19. So, hindi ko masyado naramdaman, pero kayo na bahalang tumingin. Kasi bawat siko na dinadaanan, grabe, very challenging. At may mga campsite sila na pwede kayong magstay overnight. Mayroon din mga view deck, pwede mga picture spot, Instagrammable. But ang nakakatuwa, itong tatlong nakasabay kong biker, ako hapong-hapo na. Sila chill lang. Ayun, oh. Mga sakalam to. Chill-chill lang sila. O, oh, diba? Maahon, nakatayo, pero nakangiti. Hindi katulad ko, pakinggan nyo yung nasa background ko.
grabe na yung hapo ko. At napakabagal ko niyan. Pero syempre, ang purpose naman natin is matapos natin, makaahon tayo. And guys, ito nga pala ang dinaanan ng Ronda Pilipinas nung nagkarera sila during, I think, last year or this year yun. Di ko lang matandaan kung kailan. Pero dito yung maraming talagang bumabagal sa pag-ahon. So, yan na nga. Marami ka pang madadaanan na iba pang mga, yung tawag nila, parang campsite, mga resort. Yung iba naman is parang tambayan, or yung pupuntahan din natin, tinatawag nilang Tanawan Overview. So at this point guys, tignan nyo yung siko kung gaano kalupit, diba? Di naman siya sobrang lupit katulad ng inaakala ng iba na katulad ng Black Wall, pero still, para sa akin na hindi naman professional, eh mabigat-bigat na yan para sa binti at tuhod ko, diba? So we're here, going in na, papasok ng Tanawan Overview. Dati yan guys, pinagpatong-patong ng mga pinagbitakan ng mga kalsada. Ngayon, at least medyo compact na, pero puro graba, hindi na putik. At even yung grounds nila, tignan nyo guys, oh. Diba? Pure Bermuda yan, hindi yan artificial grass. Kaya maganda-maganda na pumunta dito. So I'll take you to the top of Tanawan Overview para mas ma-appreciate nyo yung beauty ng lugar na pinuntahan natin. And here's the 360 view of Tanawan Overview over at Laur, nearby Siha. Okay guys, so nakabalik naman tayo for the fourth time here at Tanawan. Ayan, no? Tanawan. So parang Tanawan ni Juan. Siyempre Filipino are called sometimes si Juan de la Cruz, Juan Tamad, ewan ko ba kung anong Juan, but still Filipino sorry, number one. Diba? So kung makikita nyo sa intro ko, ayan, yan yung Ace of Spade na logo doon, at ibinaba na rin nila yung wings. May butterfly, andun yung boat ni Noah, nandito yung nest, yung kubo na andun, and the Tanawan. Tapos pinalitan nila doon, yun o, yung nakikita nyo na parang circle, parang portal ni Doctor Strange, at nadagdag pa itong walis. And so you could ride the broomstick. Oh, diba? Ayan, tapos meron pa rin yun, yung dati, da, parang nature view. Ayan. So entrance lang naman dito guys is only 20 pesos, you could rent a hut. Pero yung natatanong sa kabila, yun is glamping. So medyo social doon, na wala na nga yung ano eh, Eiffel Tower, medyo design sila dyan eh. Ayan, other, ano yan, view deck dito. Is Tanawan Overview. So maganda na, natubuan na yung Bermuda grass, and at the same time, ayan, ang ganda pa rin ng view. Pero kung mapapansin nyo guys, hindi ko na dito matanaw, siguro dahil maulan o fog or smog na yan, kasi maaga pa, diba? So makikita nyo yan guys, nandyan yung Mount, I think, Arayat, at ang kitang-kita kasi siya yung nangingibabaw sa flat na kalsada mo. Pero yun yung dinaanan natin, yan, paikot doon. And then makikita mo rin doon sa may bandang dulo, doon po tayo galing doon. Yun, okay? So yun yung Palayan City Airport. Yan, para sa military, nandyan din po siya. So flat na flat dito, at puro kuliglig lang maririnig niya guys. So, I'm back here, going home na, work na tayo. See you on my next vlog. Samahan nyo lang ako pa uwi, para ma-shoutout ko rin yung mga frequent followers. Nagko-comment. Guys, sabihin ko na pala. Once you comment sa aking YouTube channel, shoutout ko po kayo. Sabihin nyo lang po, even comment sa Messenger. Kung minsan nakakalimutan ko, magsusulat na ako, maglalagay na ako. Na. Okay. So, see you guys. Have a nice day. Have a great view. Woohoo! Ayun o, kasama natin si Ma'am Irene at saka si Sir.
Anong pangalan, sir? Marco. Marco, si Sir Marco, guys. Oh. Dito tayo sa entrance. Dati ito, lupa pa. Tapos mga pinagditakan lang dati yung nakatambak ng kalsada. Ngayon, sementado na yung paakyat. Maganda na yung tubo ng Bermuda. At maayos na rin yung harapan. Kayang-kaya na. Kaso nasira yung litsus ko, guys. Buti na may scotch tape si ate. So, thank you, Barry, very much. Salamat. Guys, pagpupunta kayo dito, 20 pesos environmental fee. Pambayad po yan sa mga nag-aalaga dito. Pag senior, may discount. 4 wheels parking teammate, 30 pesos. Tricycle, 20. At motor, 15 pesos. Ulit na yan, guys. Sa maganda ng mga view na pupuntahan dito, may special halo-halo pa sila and other lutong ulam. Tsaka, mga snacks. So, no need to bring something kasi lahat, guys, dito. Mabibili nyo lang. Kung gusto nyo mainit na ulam, lumabas lang kayo. Meron dyan. Ihaw, pwedeng-pwede. At yung mga mahilig dito sa mga buro, yan, specialty ng nearby Sia. Dito lang to. At Tanawan Overview in Laor, nearby Sia. So see you guys! So guys, big shoutout pala sa mga nag-comment during my last vlog over at Pruride, si Bemni Nunang, Pajak Chronicles, Mel Bicicleta Bike Vlogs, JGTV Vlogs, si Consi M3, SR16 Go The Extra Mile, si KT Project, Elvis Bike Sport, and Sayo TV, Pajak Nidok, at si Bobby Potter. Woohoo!